Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ng ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagbalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat sa inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari
ating puon. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating puon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating puon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating puon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumunod kayo sa akin, kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybay ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad ang mga mangingista at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming napagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang nahuli, ay halos magkasinsira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggigilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao."
Nang maitabi nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, alam ba ninyo kung gaano kalaki yung papel na ginagampanan ng Diyos sa inyong buhay? Nare-realize ba natin kung gaano kalaki yung kinikilos at yung pagmamahal na ipinadarama sa atin ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay? Paminsan-minsan, meron tayong engkwentro, meron tayong pagtatagpo sa ating Panginoong Diyos. At sa ating ebanghelyo, ito yung nangyari kay Simon. At nung pagkatagpo niya, yung engkwentro niya sa ating Panginoong Hesukristo ay nagdala sa kanya ng pambihirang karanasan. Diba kapag ka may nare-realize tayo na isang tao, kapag ka bigla nating nakikilala yung kanyang kadakilaan, naliliit tayo. We are humbled. At siguro sa buhay natin, bibihira yung mga pagkakataon na nare-realize natin o napapatunayan natin kung gaano kalaki yung papel na ginagampanan sa atin ng ating Panginoon. Kung gaano kalaki yung kapangyarihan niya sa ating buhay. Dahil kapag ka nare-realize natin yung katotohanan ito, marirealize din natin na unang-una, ang lahat ng bagay ay sa Diyos talaga. Sa ating unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo sa mga taga Corinto na kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Kasi totoo naman na kahit anong galing natin, merong mas magaling sa atin. At yun ay ang Panginoon, yun ay ang Diyos. At kung susumahin natin, lahat ng galing sa mundo, lahat ng bagay na mabuti, lahat ng biyaya ay nanggagaling talaga sa Panginoong Diyos. Kaya wala tayong karapatan talaga na magmagaling. At hindi na kailangang makipagpagalingan pa sa ating kapwa. Dahil at the end of the day, ang lahat naman ng galing ay nanggagaling sa Diyos. At marirealize lang natin ito kung talagang alam natin, kung na-encounter natin yung galing ng Diyos sa ating buhay. Yung talino at karunungan ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, kung nare-realize natin yung karunungan at yung papel na ginagampanan ng Diyos sa ating buhay, kung gaano ito kalaki, gugustuhin nating makinig sa Kanya. Sa ating ebanghelyo sa unang bahagi narinig natin na unang-una ito yung sinasabi sa ebanghelyo, pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. At gusto nilang makinig, gusto nilang makinig kay Hesukristo dahil alam nila kung gaano siya kadakila. Gusto nilang marinig yung salita ng Diyos dahil alam nila kung gaano karunong at kadakila ang ating Panginoon. At ganun din naman sa ating buhay. Kung nalalaman lang natin kung gaano kadakila ang Diyos sa ating buhay, wala tayong aaksayahing salita niya. Lagi nating nanaisin na makinig sa salita ng Diyos. Kaya yung tanong din sa atin, gaano ba natin kagusto na makinig sa salita ng Diyos? Na sa tuwing uupo tayo sa misa, sa tuwing aatin tayo sa misa,
gaano ba natin kagustong makinig sa kanyang salita? O baka naman ayaw nating makinig? O baka naman sa bawat pag-upo natin, sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, mas malakas pa yung hikab natin kesa sa tenga natin? O baka naman mas malakas pa yung gusto nating, yung kagustuhan nating lumabas at matapos na yung misa kesa sa kagustuhan nating makinig? Dahil kung ganun, kung mas malakas pa yung udyok ng ating buhay sa labas kesa sa pakikinig sa salita ng Diyos, eh baka naman hindi pa natin nare-realize kung gaano kalaki yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At ikatlo, kung alam natin, kung nararanasan natin, at kung marirealize lang natin kung gaano kadakila ang Diyos sa ating buhay, manliliit tayo. Marirealize natin kung gaano tayo kamakasalanan. At ito yung karanasan ni San Pedro sa ating ebanghelyo. Buong gabi silang nangingisda, buong gabi wala silang huli. Pero ito, nakita nila ang ating Panginoon at sinabi sa kanila, ihulog nyo ang inyong lambat. At hindi naman sila nabigo, punong-puno yung dalawang bangka at halos humingi pa nga sila ng tulong para lang mabuhat nila, madala nila sa bangbang yung mga isda. Pero ano yung naging reaksyon ni San Pedro? Lumayo ka sa akin, Panginoon, dahil ako'y makasalanan. Upon realizing kung gaano kalaki at kadakila at kabanal ang ating Panginoong Hesukristo, na-realize ni San Pedro kung gaano kalaki yung kanyang kasalanan. Na-realize ni Pedro kung gaano siya kaliit. At kung maiisip natin, kung marirealize din natin kung gaano kadakila ang Diyos sa ating buhay, marirealize din natin kung gaano tayo kaliit at kung gaano tayo kamakasalanan. Mga kapatid, ang inkwentro ni Pedro sa kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo, nawa ay sumalamin sa ating inkwentro sa kabanalan ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. At yung mga pagbasa natin ay hindi para ipamukha sa atin kung gaano tayo kamakasalanan. Yung mga pagbasa natin ay para ipaalala sa atin kung gaano kalaki ang pagmamahal at ang pagiging mapagbigay ng Diyos. Na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating pagiging tao na marupok sa kasalanan, hindi tumitigil ang Diyos sa paglapit sa atin at sa pagbibigay sa atin. In the same way, hindi siya tumitigil sa pagtawag sa atin para maglingkod sa Kanya. Kaya nga ang paalala din sa atin, katulad nung paalala niya kay San Pedro, huwag kang matakot. Mula ngayon, magiging mamamalakaya ka ng mga tao. Ganon din yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kung ano man yung misyon natin sa buhay, huwag kang matakot. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hali kayo, sumunod kayo sa akin. Tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng panalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong panalangin at sa bawat panalangin ng ating itutugon, banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao
naway magkaroon ng tapang at yaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling inahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Tumalon sa dagat, tulad ng aking buhay. Minsan ay tahimik, minsan magalaw. Ganyan ang ating buhay, kung mayroong kalungkutan. Paglipas ng ilahil, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat,
lakman ng hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin, kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y batin at ito'y ating tutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang? Umayo ka sa laod ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman, sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhuli. Announcement. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga official ng social media accounts ng ating parokya. Tingnang mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account. YouTube account. Instagram account. Threads account. X or Twitter account. TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin.